Magandang araw mga kabagis. Maglilipat tanim tayo ngayon ng ating similya na lettuce at saka mustasa. Bali, pang 15 days na ngayon itong mga seedlings natin mula nung naisow dito sa seedling tray. Ang gagawin natin mga kabagis ay itatransfer na natin ito diretso doon sa styrocup. Hindi na natin tatanggalin yung kukupit kasi masasaktan siya. Ang pinaka-purpose ng pagtatanim natin ng similya dito sa seedling tray ay para yung medium niya isasama na pati pag-transfer ng seedling doon sa styrocup. So, mayroon tayong kutsarita na mahaba. Ito ang gagawin natin pang-scoop dito para pagta-transfer doon sa styrocup. So, ang unang gagawin natin, itatransfer muna natin itong mustasa. So, ang gagawin natin mga kabagis ay i-scoop natin itong seedling. Sumama na yung roots, yan. Tapos, ididiretso natin dito sa styrocup. So, ilalagay natin na ganyan. So, gagamitan din natin ng kutsarita para isiksik doon sa pinakailalim. So, dagdagan natin na halos doon sa malapit na sa dahon yung idadagdag nating kukupit para pang-hold doon sa tanim. So, yan mga kabagis. Yung dinagdag nating kukupit ay hanggang dito sa malapit na sa dahon niya. Para paglaki niya, tamang-tama lang na ma-hold siya dito sa styrocup. So nakikita nyo na kalahati dito sa styrocup yung kukupit. So yan ang gagawin natin sa lahat. Hindi masyadong nasaktan yung seedlings kasi nga naisama yung kukupit sa paglilipat tanim. Last dito sa mustasa. Uy, medyo na-disturb. So, i-grow muna natin para sa hardening. Lalagyan natin dito sa food tray mga kabagis para sa hardening niya ng 2 days. Then pagkatapos ay ililipat natin sa grow box. So, lalagyan natin ng half strength na nutrient solution ito para mayroon na siyang pagkain. Titimpla tayo ng 1 liter mga kabagis na ang ilalagay natin na concentration ay 1 ml. Ito yung para sa leafy vegetables ang gagamitin natin. So, tigo 1 ml ang kukunin natin dito. So, maganda pa rin itong medicine dropper na gagamitin kasi eksakto. Then yung solution A naman. One ml din siya. Then lagyan na natin ng iron, chelated iron, half ml. Half ml ang ilalagay natin na iron. So yan mga kabagis. Then ilagay na natin dito sa food tray itong nutrient solution. By capillarity, yung tubig ay tataas dun sa kukupit para masaturate yung root ng tanim. So yan ang preparation natin sa mustasa. Pagkalipat, i-harden natin dito for 2 days. Then ita-transfer natin sa grow box kasi i-harvest na natin itong pak choy. Sunod na rin natin itong green ice lettuce mga kabagis. Lipat tanim nito sa styrocup. Ganun din ang paglalagay natin.
hindi na natin tatanggalin yung kukupit para hindi na masyadong ma-stress itong tanim. So ganoon din yung proseso ng pagtatanim natin hanggang doon sa malapit sa dahon na yung kukupit. So marami-rami ito kasi 24. Tapos yung romaine mamayang hapon na nating ililipat tanim kasi mainit na. Yan o, yung roots niya. So pagkalagay doon sa styrocup, nakalatag na kagad yung roots doon sa bottom ng styrocup. So madali niyang ma-access yung nutrient solution pagkalagay sa grow box. Pero ilalagay natin dito sa pipe ito, itong lettuce sa grow pipe natin kasi gumawa na ako niyan. Lalagyan na lang natin ng takip sa dulo. Kratky method pa rin ang gagamitin natin dito sa PVC pipe. Magandang araw mga kabagis. Pagpapatuloy natin sa araw na ito ang pag-transplant ng romaine lettuce dito sa styrocups kasi hindi natin natapos kahapon. Ito yung seedlings ng romaine lettuce mga kabagis. Iko-compare sa green eyes, mas malilit ito. Iyon naman ang typical na characteristic ng romaine lettuce kasi parang hindi mabuhaghag yung dahon nito kundi kumpul-kumpul. So pagkatapos ng 2 days ililipat naman natin dito sa grow pipe na PVC kasi yun ang prepare kong pagtatamnan, pero Kratky method pa rin ang susundin natin. Gagamit pa rin tayo ng kutsara pang scoop ng similya para hindi siya masyadong ma-stress. So ang ganda rin ng roots ng romaine seedlings. Ito na mga kabagis yung mga i-transplant natin sa styrocups na tanim natin. Ito yung green eyes. Ito naman yung mustasa. At saka ito naman yung romaine. Seven point sixty-eight. Yung TDS niya ay 260. Pare silang 260. 14 liters yan. Na-transfer na natin sa grow box yung mustasa na 16 styrocups. Set up natin yung para sa lettuce, yung green eyes at saka romaine. Nagtimpla tayo ng nutrient solution. Ang gagamitin natin ay yung nutrient solution para sa lettuce na Nutrihydro pa rin siya. So ito siya, specific for lettuce yung formulation na ito. Ito yung solution A at saka yung solution B.
So bumili tayo ng tigwa 1,000 ml na concentrate. Tapos dadagdagan din natin ng iron. Mayroon naman akong naunang nabili dyan. Tulad ng dati mga kabagis ay kukunin natin yung initial na reading ng ating tubig. Yung TDS niya 247. Yung pH meter naman, yung pH niya ay 7.92. Yung ipiprepare natin ay 2 ml every 1.5 liters, yung 750 to 850 ppm. Kasi dito sa PVC pipe, ang gagawin pa rin nating method ay Kratky. Lotion A muna ang idagdag natin. Matagal itong na-order ko na kasi in-anticipate ko na talaga yung pagtatanim ko ng litos. Yung una kasi nag-aral muna ako, pinag-aralan ko muna yung pak choy, kung paano i-discarte yung hydroponics. Tama na yan. Yung pH naman niya 6.5. May 5.5 to 6.5. Maglagay na tayo ng nutrient solution dito sa PVC. Unahin natin dito sa itaas. Paris, maglalagay na tayo ng litos. Ang ilalagay natin dito sa itaas ay yung romaine.
Ito naman yung green ice lettuce. Ito sa baba. So yan mga kabagis, nilagay na natin yung rumen at saka green ice. So yan mga kabagis, hintayin natin ng mga 21 days para i-harvest natin itong green ice. Mas mauuna daw ito na ma-harvest. So bali first time kong magtanim ng lettuce dito sa hydroponics. Ito na mga kabagis ang ating rumen 18 days after transplanting. Ang lalaki na nila. Pati rin itong green ice lettuce. Actually, tinikman ko na kahapon. Nag-harvest ako ng apat. So, matamis. Ito namang mustasa. Ang lalaki. Sobra yung dahon niya. Parang dahon ng tabako. So, ito yung Kratky method. Dito sa grow box. At saka Kratky method dito sa PVC pipe. Sana patuloy kayong manood sa ating mga video. Yung mga bago sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na pindutin yung subscribe button, pati na rin yung like at saka share button para ma-share natin itong mga video natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.